Hi everyone! Welcome ulit sa another mini vlog. Samahan nyo kami sa aming ganap ng weekend. Meron na kami lakad ngayong hapon at kung nakikita nyo, nakabihis ang dalawang bata. Past 5 na rin kasi ito ng hapon kaya nagpamadali na kami. Sinaba na nga namin dito si Kuya Yayan kasi ibinilin siya sa amin ng mama niya dahil may pinuntahan ito. By the way, itong vlog nga pala ay late upload kasi last weekend pa namin itong ganap. Hindi ko kasi na-edit agad ang mga videos namin kaya naman sa pag-voice over ko, late ko na rin siya nagawa. After ilang minutes, nakarating na rin kami ng bayan. Dito kami una sa Skyline pumunta. At pagkapasok pa lang sa entrance, naku, ang dami na pang Pasko na mga bilihin. Katulad ng mga Christmas tree, Christmas lights, at kung ano pa. Bormans na nga talaga. Dito muna kami sa baba bumili ng mga gamit ng kapatid ko na para sa school niya. September 16 kasi ang simula ng pasokan nila. By the way, college na para siya, kaya hindi naman na maraming notebooks ang kailangan niyang bilhin. Kaya nga lang ang pinapili ko ng mga ball pen na gagamitin niya. At habang pumipili siya, ako naman ay naghahanap ng mga sign here at sticky notes. Kasi ginagamit ko ito sa office, lalo na yung sticky notes. At nang makapili na ako ng mga kailangan ko, sinabihan ko siya na pumili na siya ng notebook. At itong katlay yung kinuha niya. Yan din dati ang gamit kong notebook nung college pa ako. Iniwan muna namin ang mga napamili namin sa ibaba kasi sa second floor naman kami pupunta. Bibili kasi kami ng linoleum para sa bahay kasi kailangan ng palitan. Light colors ang pinili namin na kulay para maaliwalas. Habang naghihintay kami, makataba, napagod yata itong bulilit kaya nakiupo sa upuan. Hindi naman kami nagtagal dito sa Sky King dahil magagabi na rin at kailangan pa namin mag-grocery. Kaya after namin magbayad ng lahat-lahat ng aming pinamili ay umuwi na kami. At fast forward kinabukasan, pagising ko, tinapos ko itong mga labahan ko na binabad kahapon. Pero hindi naman ako nakapaglaba agad kasi niyaya muna ako ng daddy na bibili ng ulam. May pakit pa nga itong bata na nalalaman. Excited na naman kasi siya na lalabas at magsasakay sa tricycle. O diba, tuwang-tuwa, gaya niyan pag alam niyang aalis na naman. Dito lang naman kami sa labasan bibili at medyo malapit lang naman ito. Patafit ang binili ng daddy kasi ilaga niya ito. Bumili rin siya ng pambaan ko kinabukasan. O diba, nasama pa niya sa budget. Every linggo talaga yan ang hapon, sinasabihan niya ako kung anong uulamin ko kinabukasan. At minsan, wala akong maisip kaya siya na lang yan nagde-decide. At kung madaling araw man, siya din yun yung nagluluto. Kaya napakaswerte ko talaga kay daddy pagdating dito. Pagdating ng bahay, nilinis ko na yung mga peche bag yun na pansahog niya at hiniwa ko na rin itong mga mais. Nakalimutan pa nga niyang bumili ng patatas kaya binalikan niya ito. Habang nakalaga yung patafit, nilinis ko muna yung taas ng ref kasi napaka magulo na. Pati na rin itong speaker ni daddy kasi minsan dito tumatambay ang mga alaga niyang daga na maliliit. At tama nga ako, pag-aalis ko ng speaker, ang daming naipon na basura na maliliit. Dumating na nga si daddy at tinapos na niya ang kanyang niluluto kasi anong oras na ito habang ang bulilit namin ay busy sa kakalaro ng kanyang mga laruan. Ay nako anak, kalat ka na naman. At fast forward, mga 2 PM na siguro ito ng hapon, kinuha ko na ang mga damit na linaban kanina. Kasi tingnan nyo naman ang kalangitan, madilim na. At maya-maya na nga dyan ay bumagsak na nga ang malakas na ulan. May bagyo na rin kasi sa mga araw na ito at ito yung bagyong Enteng. And fast forward, mga 4 PM na ito ng hapon, nilagay na namin ang nabiling linoleum dito sa kwarto. Ang original plan sana talaga nito ay ilagay namin ito sa sala. Kaso sabi ng daddy, sa kwarto na lang, tsaka na lang daw palitan ang sa baba. Kasi masisira pa din naman dahil gagawa siya sa baba ng extension ng kusina. So madudumihan na lang at papalit na naman ulit ang bago.
Kaya sabi niya, dito na lang sa kwarto kasi pang matagalan naman ito at medyo matibay-tibay naman ang binili namin linoleum at pakapal naman. Naisip ko, may point naman si Daddy, tama naman siya. Manifest na hindi pa ngayong taon o next year, darating ang araw, hindi na linoleum ang ipapalit namin doon. Kaya sa ngayon, tiis muna kami dahil darating ang araw ay may mas magandang ipalit sa lumang linoleum. In God's perfect time, hindi naman kami nagmamadali. Dahan-dahan lang kami sa pagpapagawa ng aming munting tahanan. After 1 hour na paglagay ng linoleum dito sa aming munting kwarto, ay ito na ang kanyang kinalabasan. O diba, maliit lang siya at hindi kami nagkamali sa pag-choose ng kulay kasi maaliwaras talaga tingnan. And yung nang for this video.